Wala. Yes, yes, yes. Now, Estes ang binan. Ngayon, magkakaroon ng switch sides. Do you give up the Digi again? Mm-hmm. Do you take it away? Ang totoo lang na-imagine ko dito sa draft, ban Estes, first pick Digi yung next play EVOS, tapos gawin na next play kung ano yung ginawa ng Blacklist sa kanila nung game pwede, one draft. Pwede. Pwede nating makita. Pero ang, kailangan iban yung Franco dun, ha? Sa next play. Ay, yan ang binan na nila ang Digi. Nerespeto na nila. Respect the egg. Yun na ang ginawa ng next play. Actually, yan para sa akin ang kailangan mong respetuhin kapag kalaban mo ang defending champions is yung macro talaga. And I do feel na yung Digi napapadali yung checklist nila, kumbaga. Kasi again, sa MPL, lahat na to magagaling eh. Lahat na sila may mechanically gifted. Pero ibang level yung macro na kabisado mo yung mapa. At para sa akin, yung macro ng Blacklist is still one of the best. Andun pa rin eh. Kahit na nagkakaroon sila ng ups and downs in terms of the season, hindi yung maitatanggi na ang dami nga nating nakuha mga strategy from them, right? The black box, the ube strategy, and ngayon, kailangan nilang mag-innovate ng panibago, magpakita, or rather, i-maintain nila or i-fortify na lang nila kung ano yung meron sila. Yeah. And that is a possibility for them to do right now dahil kung titignan mo ng mabuti yung bans ng side ng next play EVOS, it is leaning towards those sustain heroes na ginagamit gamit ni Oh My Venus. So this time, they're forcing the queen to use something that is way out of her wheelhouse or way out of his wheelhouse. And this time, pipili sila ng Joy, like which it. Is something that would be very beneficial in the long run para sa next play. This is a great pick para sa side ng next play. Yung ultimate, yung rhythm ng isang Joy can benefit doon sa ube type na sama-sama kasi AOE yung damage output, yung DPS nun. But there you go, isa. Ayan, may mention din ni Bonchan to. Nung pinanood ko vlog niya, isa to sa mga setup hero ni Venus. Meron pa daw isang tank si Venus na hindi pa pinapakita eh. Pero ako may clue ako kung ano yun eh. Kasi nakita ko yung season 6 eh. Ako rin, ako rin. Parehas tayo na isip. Oo, isip. Yung ano, yun ba? Yan, tama. Pero ngayon, Lolita, can this Joy though get na Lolita? What are the two picks na pwedeng isagot ng NXPE? Any thoughts, guys? Tingin ko nga posible yung Cho or Ruby, even an Atlas pick is a good choice for next play EVOS para dito kay Brusco kasi kaya mong i-cancel out pag nag-cast ng Numinon Blast. But they went for the Beatrix. Comfort kagad ni Doming. Agaw din to kay Owl. Plus an Orlot pick para kay Ding. Siya na yung pinaprioritize ngayon. So kulang ang next play EVOS ng Roamer plus a Jungler. Honestly, a good deny pick na nanggaling dito sa NXPE because they knew na wala pang pipiliing hero dito si Edward as of the moment. So Edward, kahit na marami pa rin naman siyang heroes available to him, at least nabawasan na nila yung naging problema nila doon sa game number 1, which is the setup potential na meron yung Blacklist International. Yeah. Na nasagot din naman nitong Lolita and the Valentina mixed up with the final slash na posibleng dalhin dito nitong si Ding DR. So when you think about it, ngayon pwede silang pumake up ng hero para kay Wise. Fredrin is still available for them, but will that be the choice na gagawin din at gagawin suffers ng Blacklist International? Instead, they're gonna go for the Edward hero. Benedetta ang pipiliin nila kagad. Sagot doon sa Arlot. Agent Zero signature pick. One of the championship heroes ni Edward back in Season 7. That Benedetta, samahan mo pa ng isang Paquito sa kanyang arsenal. Edward Balboa. Edward Balboa, the man of many names. Now with the Beatrix. Okay, so meaning, yung lineup ng next play, Joy jungle na to. Pwedeng jungle, pwedeng mid eh. Pero most likely jungle. Nakakita na ba tayo ng Arlot jungle? Hindi pa. Wala pa eh. Hindi pa tayo nakakita ng Arlot jungle. Hirap din ata. Medyo mahirap. Pero posible. Pwede naman. Kaya. Kaya naman. Pero mas madaming mas okay. So pagdating sa choices, isa doon ang Joy na posibleng ang hawak na ni Boyet. Pero binaban out nila yung Natalia. This is a surprising ban. Coming from Blacklist. Ayaw nila na mapunta to sa kamay ni Brusco na maaari niyang maging sagot. So may plano yung Blacklist International. It's either mag-utility, so parang magre-revolve sila doon na sa jungle pick ni Wise. Kasi meron na silang Roamer, meron na silang XP and mid. Two heroes na lang. Hero ni Wise, hero ni Owl, yun yung kulang nila. So ano ba magpapahirap doon sa dalawang heroes na remaining na yun? Yun yung tinatanggal nila ngayon.
consistent yung ban doon sa Natalia mula sa koponan ng Blacklist International. And not only that, hindi man sila nakaka-pick up ng gold laner pa as of the moment, there is still a lot of heroes available. So instead of banning banning something na posible nila magamit, they will go for that Eve para alam nila na pwedeng farsa na lang ang tanging magamit dito ng side ng Nexplay EVOS. And in fact, if they get to actually pick up the farsa, nandyan yung Lolita and Benedetta para sumagot at mag-engage doon sa may backside. So dito ngayon papasok yung Kagura na minimension nyo kanina right before the start of the matchup. It is very mobile, agile, at posibleng makapunta from one place to another ng halos walang galos, and also having that decent amount of burst damage necessary. So para sa Nexplay EVOS yun na posible nilang gamitin. But now for Owl, I'm thinking about the Brody or the Melissa, and Brody it is na papasok sa kanila. It is a good answer towards the objective taking na ginagamit nila, pero si Lina, Yelly Hayes represent. Okay, finally. It's been a while. Matagal-tagal. Is this the first time? Second ata or ano, based dun sa stats kanina, hindi lumabas yung debut pick. Okay. One time. Si Lina pick for Goyong DR. Susubukan baguhin yung laro. Pero itong lineup na binigay ng Blacklist is vintage Blacklist with the Barats on King Wise. Sa totoo lang, medyo ano ako sa ano eh. Parang sa Selena pick kasi may Lolita eh. May Lolits kasi parang tagilid ka. Kasi may bulwark eh. Yung abyssal arrow mo, kayang i-block nung bulwark, nung second skill nung Lolita. So, sniper, sinasabi kasi nila, napakaswag. Oo, kaso, can they execute this pick? Again, nakita na natin itong lineup ng Blacklist na ito. Valentina, Lolita, may Barats pa. So malamang alam na natin ang possible story na in a while, magsasama-sama, kukuha ng power spike. Pero kapag may Selena ka nakalaban, may minigame yan eh. Oh. Na umiiwas ka sa pana. Parang aside doon sa larong nilalaro mo na, meron ka pang kailangang isipin kasi anytime pwede kang tamaan ng ligaw na bahala. May side quest kumbaga na kailangan mo pang pagdaanan bago ang makabalik doon sa main quest. And so far, for both of the teams, Blacklist International really leaning towards the Barats na gamit dito ni Wise with an extra Demon Slayer emblem. So this is going to be a very objective-centric game para sa kanila. Posible na yung ginawa nila kanina ay gawin nilang muli ngayon. Try to minimize casualties while focusing on the objectives na pwede nilang gamit. This is the only difference na napapansin ko, right? Pressure already being displayed by Nexplay EVOS towards Owl na kanina ay pinabayaan nila kanina, pero ngayon, this time, hindi man tumama yung Abyssal Arrow, ay ramdam na ni Owl yung pressure. May onting pag-amba ang kupunan ng Nexplay, pumana mula sa likod si Goyong DR. Ilang beses din natin nakita na successful ang Beatrix ni Domeng. Kaya din siya nabansagan ng maraming Domeng wordplays dahil dito sa kanyang mga Beatrix snipes and yung pagbuhat ng damage output sa bandang dulo, yung literal na busyan para kay Domeng. Ako gusto ko na lang pag-usapan yung Selena. Ang tagal natin yung nakakita ng Selena eh. Sobrang tagal na to the point na medyo nakakalimutan na nga natin kung gaano kalakas to dati. Tapos hindi siya pasok sa meta ngayon. Sa rank pwede. Gana eh. Pero yung Selena kasi sobrang high mastery niya na hero. And meron lang siyang team comp na gumagana siya well doon sa mga heroes ng kakampi niya. At gumagana siya good against doon sa kalaban. And now, good siya with the team composition of Nexplay EVOS. Yep. Pero up against doon sa Lolita, parang doon pa lang talaga, isa ka nang kailangang isipin eh. Sa Lolits pa lang, parang manenegate na agad yung skills mo. Yung arrow mo. Kahit yung Barats, hindi ko gusto yung match up with the Barats. Masurvive yun kapag tinamaan mo ng pana eh. Ang kailangan mo para sa Selena is mabuhay ka sa combo. And buhay na buhay yung Barats unless maliit yung dinosaur. Pag hindi napag-stack. Hindi napag-stack. Yun yung pwede nilang i-maximize kung sakali na ganun yung nangyari. So,
with the things that you have mentioned, kung sakali or para hindi makapag-stack yung barats nitong si Wise, it is gonna be of utmost essence na magkaroon ka agad sila ng pressure sa early game pa lang. Subukan nilang i-contest yung mga jungle objectives and at the same time, mag-invade sila as early as possible para magkaroon ng pampigil doon sa pag-stack ng big boy nitong si barats right away from the get-go ng side ng Blacklist International. And now, sa tulong ng Nexplay EVOS, ito nga yung swag lineup na binanggit nyo sa akin kanina na yung kailangan lang nila is to just use those mobility and to make an impact in this game. Diyan na yung mga pana, pero kinakaya pa naman dahil si Oh My Venus ang tatamaan. So parang ang nagiging danger naman dito, pag pinag-usapan ulit natin yung Selena, pag hindi mo kasi siya na-utilize ng early game, parang nag-expire na. Nag-expire mid to late game to. Taga-site ka na lang. Oh. Kumbaga, dalawa ang option ng next play. To do pick ops, may Cho, Way of the Dragon, plus the Selena Abyssal Arrow to set up every damage there is. Total, yung kalaban mo naman is Blacklist International na madalas magsama-sama, madaling pumana nun. Kasi sama-sama na yun, dikit-dikit na yun, kahit sino na yun. Ngayon, ang kailangan na next play, proper communication kung sino focus fire. Kasi mukhang pick up lineup sila eh. Parang ano eh, pitas isa tapos back eh. Sipa, pana, oh, tapos sipa, pana. Mabaut cha-cha, cha-cha, oh, cha-cha lang. Galawan. Burst, tapos back tayo, then ulit. Ganun lang yung gusto nila ngayon eh. Isa pa sa mga bagay na gusto kong makita ay kung paano magiging effective si Yue. Kasi ang tanging bagay na pwede nila lang makopya ay yung electrifying beats nitong si Boy at VR. Ayo. Kaya pumake up sila ng Selena, eh dahil wala namang silbi kung sakali na ipipick up din ito. Tama. As the IMU capability. So ito yung posibleng mindset ng NXP ngayon. Pakuha talaga, pero may setup. Uy. Kaso nga lang na-cancel dito ni DR, tapos final slash. Kukuha ni Boy at dito yung pagawang Edward, mapipilita mag-elect to final blow. Gable ang buhay at makakatakas pa si Agent Zero. Nakuha ng next play yung turtle. Wala naging casualty lead yon para sa next play EVOS. Pero buti nakatakas pa yung Blacklist. Kasi, Delix. Delix yun pag nakuha ng pa sila ng kill. Eh. Ito no, ha, parang may onting action ha. Parang may on action. Action. Ang gusto ng next play. Sabi ng next play, Kuya Manjin Santi, ano mga pinagsasabi niyong pick-up? Hindi niyo alam, Action J yung laro namin. Ito na yun eh. Gusto namin. Kami na talaga, gulo. Kami na to eh. Oo, gulo. Push yan eh. Push. Action push ang yan. Gusto namin. Boost yan ang mindset, pero push yan ang tactic dito sa laban na to. Yan ang gusto nilang gawin. And so far, nagiging effective yan as of the moment in this fight. Kasi tatlong mabibilis, tatlong magagaslaw na mga hero ang pinili ng NXPE in the mid stage or yung tatlo na nasa bandang gitna towards the start of the fight. And nakikita natin yan ngayon. Kasi yung impact kayo, sisimula na! Napagandang combo mula doon kay Goyong DR at Toming DR. Action! Mid. Oh, parang calculated na calculated. Ito ah, again, inuulit-ulit ko lang ah, yung ganitong lineup ng Black, ang dami ng bods ng ganyang lineup. Oh. Pwede nga nating masabi, yung picks na yan, napili na yan eh. Oo, nagawa yan, na, yan. Na yan. Unang tingin mo palang Black na yan. Ngayon ang sabi ng NXP, ba't ba tayo mag-a-adjust? Action tayo, bes! Grabe yung mga ginagawa dito ng next play, EVOS. Na-mention na natin na sa early game talaga mag-work itong lineup na to. At napapagana nila ngayon. Napapagana live action. As of the moment, NXPE pinapagana. And Blacklist International, they're just really having a very difficult time to just try and maneuver. Kasi medyo nagugulat sila eh. Parang ang dami natin kasing minention. Pero ang gusto lang kasi laruin ng NXPE, action. Action. Next play, ubus yan. Yun ang gusto nilang gawin. Action lang. Nakita natin, dalawang beses na. Nakakadalawa na ang NXPE. Isang Way of the Dragon, tapos isang pana ako po. Ilang ganun pa. Pili ko mga sampu pang ganun eh. Napakagad ng cancel mula kay Ding DR. Panguan naman ni Boyet yung pagong. Hindi magamit. Yung Numinon Blast style sa cancel na isang Orlot. And makakuha pa ng kill. A turtle plus the kill. Dalawa ang tutumba mula sa Blacklist. Dahil silang bumawi. Torn apart memory. Ay, grabe. Kamuntikan na. Pero si Doming DR kukuha pa ata ng isang DR. Na pinita mag-flicker itong si Owl dahil naramdaman niya na anytime pwede siyang TikTok yan ni Brusco DR. Na, and makakapag-push ata ang next play. Tignan mo, pati si Doming, pati yung bush, ini-snipe niya. Hindi pinapatawad. Doming DR, bush yan, Doming. Grabe, action talaga ang gusto ng next play dito. Alam mo, kung ihalin tulad mo yung next play sa pag-
naglalaro ng sipa. Alam mo yung naglalaro ka ng sipa, 1, 2, 3, 4, 5. Imbis na simpleng sipa na lang gawin mo, gusto nila black magic. Gusto nila ma-action. Kailangan ganun. May guna pa, tapos siko. Dapat yung back, yung palikod. Gusto nila pogi yung moves. Uy. Kasi syempre, exit na sila eh. Exit ka na lang ba ng pangit? Gusto mo pogi ka? At poging-pogi sila ngayon kasi 5-0, 6 minutes in this fight, nakukuha nila yung kalamangan na gusto nila. Action! Grabe. Oh, alam mo, long range, man. Malayo pa lang, tinitira ka na. Hinahanap niya na talaga. Bumablock magic na si Doming DR. Op, tanong mo. Oo, tutok. Bush yan! Bush yan! Lahat ng tutok ni Doming DR, may nadadaanan na bush. Kaya nga, bush yan. Bush yan eh. Oo, bush yan. Next play, EVOS. Bush yan! Doon lang sila sa mga bush. Ito yung kailangan ng Blacklist yun. Magsama-sama na. Kasi ang problema, yung kaka-kill lang. Pwede kasing mag-transition into a big lead. Pwede kasing mabaliktad kung makahanap ng opportunity ang Blacklist International. Pero it seems like binibigyan nila ng espasyo itong si Owl. Napa-switch lane na sila dahil doon sa turret destroyed. Pero ang main goal naman talaga ng Blacklist dito ay yung turtle na magsuspawn in 3 seconds. 3 segundo ah. Eto na. Maumi-isdai pa ba? Napapalibutan na. Uy, let's see, 1v1 with a great one. Oh, Boyet DR. Si Uy! Solo kill coming from Boyet. Tapos makakuha naman dito si Doming. Napaganda na pag-secure nila kasi apat ang mapapatumba. Pero si Wise ang makapag-secure ng pagong. Pero mukhang hindi na siya papakawala ng members ng Nexplay EVOS. Makapag-dodge mula doon sa Daytona's Welcome. Ooh. TV's coming from Boyet. And that is a clean wipeout. Nexplay EVOS makakabasag pa ng isang torre sa gitna. At nagtiwala na nga ang NXP at tuluyan ang nabusyan ang kupunan ng Blacklist International. 10-0 ang score ngayon. Malinis at walang galos ang ibinigay ng mga tigre doon sa pagkuha ng pagong. Nexplay EVOS maximizing their lead at yung aggressive playstyle na matagal nating hindi nakita sa kanila ay naipakita nila sa ngayon. The aggressive plays just checking the Bushyan. Push yung Bushyan, Bushyan mindset. Mindset. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng Bushyan? Ano? Dati kasi, nung unang panahon pa ng mga oldies sa esports, yun ang sinisigaw kasi pag naubos yung kalaban, Bushyan ang sinisigaw. Tiwala lang, ubos yan. Oo, Bushyan. So inuubos lang ng kupunan ng next play yung laban na to. Siyempre, shortcutin mo eh, para basic eh, di ba? Bushyan! Pero ngayon, check mo na, kaya Bushyan! Ang ginagawa ni Domi, nakakailang Bushyan check na siya eh. Ganun eh. Bushyan check counter, dapat meron na ata eh. Grabe, action. Action. Grabe, action. 11-0, ladies and gentlemen. Next play, EVOS. Hindi kami pwedeng umexit ng basta-basta lang. Kailangan may swag. And as of this moment, yan ang ipinapakita nila. Tinan mo, aggressive na naman. Papasok din si Boyet. Napapa-flicker in naman si Owl. Hindi magiging enough in torn apart memory. And ding, out of nowhere. Papasok sa kita, tapos final slash. Pero mukhang hindi naman nila itutuloy ito. Yue, may electrifying beats. Ooh, yung pala, itatama kay Owl. Pero hindi naman nila itutuloy. Medyo malayo-layo pa. Action kung action. Pero may conceal play coming from Blacklist International. Maghanap sila ng ganda dito. Oh. Top play naman ang hinahanap nila. Hindi dito mahuhuli ata. Owl, another torn apart memory. Pero andun pa rin naman yung mga benches. Uy! Numinon Blast. Owl! Oh, may Venus. Pero si Brusco. Makukuha dito yung dalawa. Pero sipa palayo. Imbes na palapit. Pero na-takedown naman nila dito si Quago. Kaya naman sabi dito ng NXP, okay na. Lakad guwapo. Lakad matatag. At eto, gusto pang buruan si Edward. NXP showing us something else para sa second game ng series na to. Nakakailang pitas na sila. Lahat sila may contribution, oh. Hindi lang swag yung ipinapakita ng next play sa lineup na to. Meron ding appeal. Kasi hindi natin namamalayan na sa dami ng mga action na ipinakita nila towards the top lane, meron palang dalawang mga heroes na nandun sa bandang ibaba, nandun sa Lord Pit, na kumukuha na lang ng kalabangan, na kumukuha na lang ng objective. So kahit guwapo, kahit swag pa rin, hindi nila nakakalimutan yung responsibilidad na kailangan nilang kumuha ng Lord to extend this game at maipakita na kaya pa rin nilang maipagsabayan sa mga big boys. Ito yung sinasabi natin na mahirap gumamit ng Selena pag hindi mo na siya na-utilize ng early game. Oo. E na-utilize, Min. Ito pala yung naroon yung tumiktok play pa nga. Sabay may pana. Alley-oop is real. Next play. What was that? Ipinasa sabay dakdak. Dwayne Wade to LeBron. Stockton to Malone. Gumanon, Min. Kobe to Shaq. Kobe to Shaq. Scottie Pippen to Michael Jordan.
My goodness! Lahat na ng combo nilagay! Grabe ang galawan ng Nexplay EVOS. Literal na parang nagising yung natutulog na tigre within. Naghahanap na ng basag tore yung Nexplay EVOS. Tumunog na kasi yung Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Tumunog na yung... Ay, nako! Nexplay, bakit ngayon pa? May ganito pala! May ganito palang moves! Ito yung matagal na nilang problem kapag lagi kong kausap si Kumparing Josh eh. Ang lagi lang sinasabi sa akin ni Kumparing Josh, hindi kasi nila malaro yung laro talaga nila eh. Baka ito talaga yung laro nila. The action game. Oh, isa pa, oo. Nakahabang, oo. Nasipat yung Conceal Blade ng Blacklist International pero nakakuha naman si Yue dito ng Electrifying Beats na magagamit niya pag nagkaroon ng forced team fight. But now, literal na kabaliktaran ng nangyayari ngayon mula doon sa Game 1 na kung saan Blacklist yung lamang kanina. Pero ngayon sa Game 2, yung na-explain naman ang lamang na lamang. Oo nga. Tamo lalong-lalo na sa items. Malaki ang agwat ni Doming DR and ni Owl. Initially, kung papansinin mo yung lineup na meron tayo specifically doon sa Gold Lane, ay si Owl yung i-expect naman na nakakakuha. Pero dito na welcome. Yung Dino, aray, sinalo lahat ng Dino. Kaso nga lang siya ay nanakap tapos sa cheat code daw tapos way of sa likod! Pero si Omay Venus makakauli naman ng dalawa. So andito na yung file of the Owl. Torn apart memory hindi magiging enough. Upana! Mula kay Goyong! Tatamaan pa yung isa at may pakagat-kagat pa. Edward naman dito maghahanap na. Electrifying blow na gamit niya lang. Tatama yung pana pero hindi naman kukonekta yung bala. Kaso nga lang mapapatras lang sila kasi si Ding. Naghahanap na naman ang pwedeng ulihin. Pana na naman ni Goyong. Yung minigame, Ben! Three-point shootout! Nagti-three-point shootout kanina, slam dunk contest, alley-oop. Ngayon, three-point shootout. Kung ikaw yung Blacklist, iiwasan mo yung snipe, iiwasan mo pa yung pana, Bell Space umisipa pa sa band ng Gedli. Nag-skills challenge. Skills challenge, mag-clash, man. Andami. Tapos si Goyong DR, talagang literal na three-point shootout lang. Tapos na siya dun sa first track. Lipat naman siya sa kabila. At ngayon, NXPE ipinapakita sa atin na hindi lang bush yan mindset kasi yung bush talaga, dun sila nagtatago, dun nagsisimula yung action. Bush yan. Bush yan and now transitioning to push yan. 14-0, 9.7k gold lead. Wala pa palang nakikill ang Blacklist. Wala pa rin sila nase-secure dito. Alam nyo, na-explain EVOS din na hindi sila gaanong pwedeng maging kampante even with this lead. Parang alam mo na kailangan pa rin disiplinado eh. Let's see kung gaano katatag ang Blacklist sa ganitong type ng lead. Kaya bang tapusin daw ng next play sa dinami-dami ng aksyon, sa dinami-dami ng dribble? Uy! Kailangan mo ma-shoot eh. Ayan na! Oh, may Venus dito. Mukhang may ipit ata. Pero may Numinon Blast. Tatama ooh! Sa tatlo! Pero ando naman yung Shunpo. I like the final si mo Edward! Kaso nga lang nasipa palayo. Butos na pala yung inhibitor turn sa may bandang ibaba. Pero si Edward dito may ipit ata. Napakasakit ang mga bala. Kaya di dito kakalmot Edward! Pa. Pero si Edward ang matigil. Action! To mind step. Si Edward upang makataas. Pero sabi ni Doming DR, ako na maghahanap sa'yo. At pinitik na ang gatilyo. Pinitik ang gatilyo at tumama. Sabi ni Doming, ang dami niya pang pinipindot. Pinipindutin ko na lang yung normal hit. Gatilyo ako, gaming lang eh. Ako na to eh. Ako na to. Gatilyo. What is happening? Santin Zona 16-0. Uy! Sadagdagan pa ata nila yung kill scoring DR. Sa likod! Hindi nakuha dito yung kill. Boy at DR. Mukhang gusto na nga bumisita doon sa mismong base kung saan nagsaspawn yung members. Blacklist International, butas na lahat ng lanes. Kailangan nilang dumipensa. Yue naman, meron pang electrifying beats. Pana na naman, pero hindi tatama. Next play, EVOS. 12k Goldie, gagamitin lang na to para sa kanilang push. Pero may Numinon Blast mula dito. Uy! Oh my God! Oh my goodness, hindi pa rin tatama. Kaya naman, papasok na yung kabila. Napakasakit ang damage. Electrifying blow na gamit na pang-clear doon sa minions. Pero going in for the base lock. Oh! Next play, EVOS. Push yan! At doon, niyanig ng next play, ang Blacklist 17-0 game once again with a lineup na vintage Blacklist